Meron pong paliwanag ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs kung bakit magkaiba ang naging pagbasa nila sa nangyaring lindol sa Luzon kumpara doon sa United States Geological Survey o USGS. Mga kapuso, importante pong ibinibigay na impormasyon ng mga ganyang ahensya, lalo't ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Nakatutok si Oscar Oida. Nang maganap ang lindol noong Lunes, tinukoy ng PhilVolcs ang Castillejos, Zambales bilang epicenter ng lindol. Pero sa United States Geological Survey o USGS, sinabing sa Florida Blanca sa Pampanga ang epicenter. Paliwanag ng PhilVolcs, magkaiba raw kasi ang data na pinagkukunan ng dalawang ahensya. Sa United States Geological Survey, sa aming pagtingin, gumamit sila ng mga earthquake stations outside of the Philippines para malocate yung earthquake. Pero pag umalaki ng PhilVolcs, mas maaasahan daw ang basa nila. Bukod sa localized, mas marami daw tayong instrumento sa bansa. In particular, meron tayong station sa Bataan, sa Zambales, sa Pinatubo na malapit dun sa epicenter, sa Pampanga, meron din tayo sa Bulacan, Metro Manila, and iba pa sa North Luzon. So napapaligiran natin ng mabuti yung mga lindol dito sa Pilipinas. Sa dami ng mga stations na malalapit, mas masisigurado mo kung saan mismo yung epicenter. Bagay na napakahalaga, lalo pa't matatagpuan ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang bahagi ng Pasipiko na napapaligiran ng maraming aktibong bulkan at madalas yanigin ng mga lindol. Kaya di katakatakang markado ang kasaysayan ng Pilipinas ng mga mapaminsalang lindol. Higit 5 dekada na ang nakakaraan nang yanigin ng magnitude 7.3 na lindol ang Kasiguran Aurora noong August 2, 1968. Ramdam ang lakas hanggang sa Maynila kung saan gumuho ang 6 na palapag na Ruby Tower sa Binondo. Sa tala ng PhilVolcs, umabot sa 270 ang namatay noon, habang 261 ang nasugatan. June 14, 1990, isang magnitude 7.1 na lindol naman ang tumama sa isla ng Panay na ikinasawi ng 8. You can see how the children are really in panic. Wala pang isang buwan, July 16, 1990, tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa 15 probinsya sa Luzon. Sa loob ng 45 segundong pagyanig, gumuho ang 5-star na Hyatt Terraces Hotel sa Baguio City. Mommy's here, don't be scared, alright? Mommy's here, we're coming to get you. Kabi-kabila ang pinsala. Kaliwat kanan ang mga nasawi. Mahigit 1,000 ang namatay noon, halos 3,000 ang sugatan. February 6, 2012, tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol ang Negros Oriental at ibang bahagi ng Visayas. 51 ang namatay, mahigit 100 ang nasugatan. Sumunod na taon, October 15, 2013, muling niyanig ng malakas na lindol ang Kabisayaan, kabilang ang Bohol. Mahigit 200 ang namatay sa magnitude 7.2 na lindol, mahigit 700 naman ang nasugatan. Aabot sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Karamihan sa mga napuruhan ang mga makasaysayang simbahan ng lalawigan. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.